traders, welcome dito sa ating stocks review, no? Every Saturday at nandito kaagad tayo sa ating charting tools na gagamitin ang Instagrams at huwag na nating patagalin, diretso na kaagad tayo sa ating mga stocks na na-review at isa-isahin natin kung anong naging move ng mga stocks na yon. At meron lang tayong apat na stocks. So mabilis na itong video na ito. Okay, but before that, of course, yung lagi natin ginagawa ay check natin, no, kung ano yung move nitong si PCI. So maraming nalungkot dahil bumagsak yung ating PCI at of course, sabi nga nila around 8 out of 10 stocks ay sumusunod lang yan sa ating index. So mostly, most likely, puro pula ang ating mga stocks sa loob ng Philippine Stock Exchange. So ngayon, titingnan natin, silipin lang natin ano ba ang mga key levels ngayon na sinubaybayan ng ating Philippine Stock Exchange. So titingnan natin yung mga support resistances using three methods, yung channel and channel support resistance, yung horizontal support resistance, at saka yung dynamic. At idagdag na rin natin kung saang mga moving averages na tayo sa ngayon. Okay, so una nating titingnan diyan is yung channel support resistance. So guguhit lang tayo ng trend line, no. So sasagsahan na natin yung mga lines na saan marami tayong tatamaan. Gaya niyan. Umaala natin. The more na marami tayong tatamaan ang mga kandila ay valid yung ating line. So, yan yung trend, no? Ang hinahanap natin is yung una, yung support na channel. So, hinahanap natin yung mga tinatamaan ng mga is well space in time at mayroong area of value. So yan. Meron tayo diyan. Okay, dalawa, and they are space in between time, no? Trading days. So meron din dito. Ayun lang tayo mag-uwit. Paliwanag ko lang sa iyo para sa inyo para at least may idea ka bakit natin pinili dyan. Although subjective lang lahat yan, depende yan sa naguhit, di ba? So pag i-click mo ngayon yan, i-clone mo lang para parallel na parallel yung ating dalawang linya. So dyan natin ilalagay yung ating tinatawag nilang upper channel line or yung ating resistance line. So alam naman niyo pag ang price is nasa baba ng linya, eh yun yung kanyang resistance. Pag ang price naman natin ay nasa itaas na ng linya, ito ay magiging support niya na. Okay? So depende kung nasaan yung price, yun yung support resistance. So dito naman, sa ginuhit natin sa taas, tinamaan din natin yung mga kandila na yan, no? So yan, mga areas na yan. Kasi straight line lang naman tayo. Yan, makikita nyo. So ngayon, kung analisahin natin yan, yan yung channel na kung saan siya dumadaan, yung prices going up at the time. So in this move, okay, from here sa support, umakyat, nauntog siya dyan sa resistance upper channel line natin. Tapos bumalik, nag-support siya muli dito sa line na to. Tapos umakyat at binasag yung ating resistance na to. At ang nangyari, umakyat siya at ang line na ito, instead na atin itong resistance, ay nagiging support na ngayon the moment na tumawid yung price above it. At dito na siya ngayon nag-navigate above sa ating upper horizontal channel line. Upper channel line, no? So dito na ngayon siya ang price. So nagsusupport tong line na to. Tapos nung bumagsak siya dito, okay? Instead na mag-support, binasag niya na naman yung support. At bumalik siya sa channel line natin, yung down channel line natin. So bumalik siya sa
nakaraan niyang support. At automatic, itong sa taas na naging support niya dapat nung nasa taas siya, yung price, ay nagiging resistance na yon, no? So, ayan na naman. Umakyat siya, nag-bounce siya rito, nag-rebound, umakyat, okay? So, naumpog siya sa channel line lang din niya at bumabaybay lang siya, although pataas. Kaso, talagang nagre-resist siya doon sa line na yan, nagre-resist. At, yun na nga, bumalik na naman siya sa support, binasag na naman niya, lumabas na naman siya sa channel natin. Tapos, somehow dito sa mga horizontal levels natin, supports between 7,000 na nag-rebound siya, no? Tapos naumpog na naman siya dito sa ating resistance, which is dating support, binasag niya ang resistance, at tuluyan na ngang bumagsak itong ating PSEI, no? Dito. At talagang halos ano yan, 3 weeks la yan, first week lang ng January tayo nagkaroon ng green candle, no? Kung pupunta tayo sa daily, weekly, makikita mo last 3 candles, last 3 weeks ng January puro pula. Itong first week lang ng January tayo nagkaroon ng green na kandila. Okay? Starting January 4. The rest are red. So balik tayo sa daily. Oo. So yan. So ngayon titingnan naman natin yung mga support niya pagdating sa horizontal, no? So, horizontal natin, guguhit lang tayo ng horizontal line. Malinaw to, ito support to. Okay? Si dyan din siya. Unang naumpog. Okay? So, parang sasabihin natin, yan yung next na immediate support niya. Oh. Yung level na yan. Malapit na siya. Malapit na niya mabot. Ang tanong, babasagin niya ba yan? Kaya ngayong next week or mag-rebound kaya sa dyan para bumalik sa dati niyang level, which is yung ito yung parang area of value niya lately, di ba? Itong area na to, ibabox natin yan. Okay, dyan. So, yan yung box na yan, area of value niya yan immediately. Yan yung immediate area of value niya. Kasi yan yung pinakamalapit sa present na kandila. Kasi we are dealing always here of past prices lang naman. Dahil wala naman nakakaalam sa future, di ba? So we are just looking at the past to somehow at least have an idea what lies ahead sa future. Sorry. Hindi masama pakiramdam natin yun. So our assumption lang naman dito sa technical analysis is history repeats itself. At kung nangyayari yan, yan ang inaabangan natin. At dyan tayo gumagawa ng mga prediction, mga setup, mga strategy para kumita dito sa market. So ngayon, tinitingnan natin yung next support, kung magsusupport ba siya dyan or babasagin niya yan at tuluyan pang bumaba. Ang next support siguro, medyo malalim na yan. I think kung akong paguguhitin, ito sa area na to. Yan na yung next. Okay? At kung mag-rebound naman yan, kasi binasag niya na itong psychological support dito na 7,000 eh. Itong area na to. No? Binasag niya, dinaanan lang niya yan. Okay? So, yan ang inaasahan natin. Magsusupport ba siya dyan? At mag-rebound? Umakyat dito? Bumalik dito sa area of value na to? Itong nilagyan natin ng box. Or basagin niya yan at tuluyang bumagsak. Ngayon, isa sa tinitingnan natin din, yung mga moving averages, no? So, ano nga ba ang moving average? So, sabi nila, pag titingnan mo kung ano yung short-term trend, okay? Titingnan mo daw ang EMA or moving averages exponential na 20. Okay, moving average. Ayan. Moving. Ilagay natin EMA ba? No.
MA, moving average, tapos dapat may exponential dito eh. Kita mo naman style. Dito pa yan. No. Close lang natin. Kalimutan ko na. Ito, moving average exponential, no? Sit mula sa 20. Yan. So, yan yung short term trend niya. So, pag nasa above, yan yung above siya sa MA20, short term uptrend. Okay? So, pag bumagsak siya dyan, meron na ang tinatawag nilang short term na pagka downtrend. At pag may babasag pa siyang ibang moving averages dyan, like ang MA, tingnan natin sa MA, moving average, saan ba yan? Simple, no? Moving average. Yan. Kung titingnan mo siya sa 50, talagang binasag niya na rin yung MA50. So, saan siya ngayon? So, I think nasa MA100 ito. Okay. Tingnan natin sa 100. I think dito siya nagsusupport ngayon sa 100. Yan. So, nagsusupport yung MA100 sa ngayon. So, next week ba? Ano ba pwede maging move? Babasagin nyo ba yung mga support natin? Yung MA100? O, tsaka yung ating horizontal support sa 6,550 level? Wala nakakaalam, no? So, pag ikaw trader, obserbahan mo yan. Diba? Pagka nakita mong nilagpasan niya yan, wala naman tayong shorting. Tabi-tabi lang muna. Diba? At kung nakita mo na nag-rebound, nagkaroon ng pag na-touch niya yan at nagkaroon ng green na candle, maaaring sisipatin mo na ngayon yung mga strategies mo. Baka mayroon na pumasok sa setup dahil nagpakita na yung green candle dito. So, sign na pumasok na yung mga buyers, no? May mga demand na. So, medyo tingin nila, okay na to. Mababa na masyado yung price. So, meron ng gustong bumili. Pag pumasok na yung demand, maaaring itutulak na yung price pataas. So, silipin mo na, bibisitahin mo na yung mga strategy ngayon kung meron mga pasok sa setup. Para maiwasan yung pasok ka ng pasok kung ano-anong mga stock, eh, mag-stick ka sa strategy. Sa disiplina mo. Dahil bagsak ngayon ang market, tingin ka ng tingin kung saan-saan, sa mga nagliliparan, pasok ka ng pasok without strategy, ay ipit ka talaga doon. So, ito yung isa sa mga guide na tinitingnan natin. Itong PCI. Kasi nga, 8 out of 10 stocks, eh, sumusunod lang sa PCI. Pagka nag-rebound siya rito, silipin mo na yung mga strategy. Screen ka na ngayon. Mamay pumasok sa gamit mong strategy. At subukan mo na mag-trade kung may mga entry signal. Dahil nakita mo, confirm, nag-hold siya rito. Yung mga ganun idea. Dahil ako, ngayon, excuse me, wala talaga akong hawak dahil kung mag-start na tayo mag-review, wala tayong makikitang buy signal. Dahil itong ating strategy talaga, ang isang trading system o strategy na sasabi mong effective or malinaw na strategy, klaro, ay may malinaw na entry and exit signal, buy and sell signals. Wala nun. Wala. Anong klaseng strategy yan?
So itong ating strategy na ginagamit dito, yung kalma, malinaw na pagsak yung stock, hindi ka talaga bibigyan ng signal niyan na bumili. So diyan ngayon papasok yung ating pagre-review. Pero before that, continue natin yung ating paghanap ng mga key labels sa ating PCI. So next natin is yung dynamic support resistance, no? So hanapin natin si ALMA. Yan yung ating support resistance, eh. So si ALMA, so tanggalin natin yung ibang MA, patulugin natin. So yan yung ating ALMA. So ngayon nag-break na ng ating PCI ang ALMA line. So tingnan mo, nasa baba na yung mga prices, nasa taas yung ating ALMA line. So nagre-resist siya ngayon. Ang price is tinutulak ng ating dynamic support, nasa baba siya. So nag-act as resistance si ALMA sa ngayon. Okay? So yan, natapos na tayo sa PSE dahil ito yung ating pilit discuss, pinapaliwanag kung ano yung naging move para ito paano, karoon tayo ng konting liwanag kung bakit, anong nangyari, bakit nagkaganito. Pero wag mong salungatin si market. Wala lang control tayo dyan kung anong, saan pupuntang direction yung mga kandila niya dyan. Wala tayong control dyan. Tinitingnan lang natin sa technical analysis kung anong pwedeng mangyari sa mga prices sa darating na araw. Okay? Kasi wala nakakalam sa future. Nagbabase lang tayo lagi sa past. At kung ang past ba ay mauulit muli. And based on that, gumagawa tayo ng mga strategies or mga moves, mga actions na gagawin para kumita dito sa market. Ba? So, ganun lang. So ngayon, reviewin na natin yung ating mga stocks dahil natagalan tayo rito sa PSE ay natin. So umpisahan natin kay ICT, apat lang naman yung napili natin. So before that, latag muna natin yung ating kalma indicators. Then punta tayo sa ICT. Sigurado yan guys, tama mo. Si ICT, last week on the verge of crossing actually. Actually, nag-cross na niya. 106 na siya noon, eh. So, tinignan ko lang kung may opportunity pang mag-buy. Kaya sinali ko yan. So, impunto. Nabali ka agad yung CCI, guys. So, walang confirmation na magtuloy siya. So, hindi tayo nag-entry dyan. Hindi tayo nababili. Pero kung last week, nung nakaraang biyernes pa, hindi kahapon, ha, kundi nung nakarang biyernes dito, nag-close siya nung biyernes dito sa green. Kung pagbasihan mo yung ating strategy, nagbigay talaga siya ng entry. Nagbigay talaga siya. Kasi, tingnan mo, last week, 106 na yung, dito mo tingnan, no? Silipin mo rito, ha. Kasi ilagay ko yung cursor dyan. Makita mo yung value ng CCI at that time. It's 106.77. So, break above CCI 100. Buy signal, price also is above the ALMA line, so it's a buy signal also. There is confluence in between those two indicators, so automatic may buy signal. So kung napabili ka nung Friday, binigyan ka niya ng sell signal, either yung break ng candle dito sa ALMA line, which is dapat nakapagbenta ka. If nabili mo siya nung closing dito sa candle na to, closing dyan, dapat nabenta mo na somewhere here. Swerte mo pagka mabilis kang mag-cut, dyan pa lang napabenta ka na, or lagpas ng konti dyan. So meron kang more or less 3% na lugi. Kung sinunod mo yung strategy, weekly time frame, break below ALMA price, sell signal,
nabali pa yung CCI, will confirm you na it's a sell. Or kung nag-hold ka hanggang sa iyong cut point, which is most likely dito mo nilagay, yung first instance na na-break ng ALMA, ng price yung ALMA at the first time, doon sa pinakamalapit na kung saan unang nag-break, sa history niya ha, paatras, pinakamalapit na kandila na kung saan nag-break yung ALMA, na-break yung ALMA ng price, makikita mo somewhere in this level. So, kung diyan mo nilagay ang iyong cut point, that will confirm na pag dumating yung price diyan, yan yung willing mong i-give up sa market at yan yung area na kung saan sasabihin mo sa sarili mo na the trade goes against me or my setup ay hindi nag-materialize. So, yan hindi kalagay yung cut point mo somewhere in that area. So, mayroon kang almost 5% na loss. Pero kung hindi mo pinakinggan at inignore mo ang iyong sell signal, maaaring nalugi ka na ngayon ng 7% o halos 8%. At wala pang kakaalam kung next week sa Lunes eh magre-rebound na ba ang price nitong si ICT. So medyo stressful 'yan. Inuhold mo ng Friday sa Sabado, Linggo, antay ka ng Lunes at meron kang nakaumang na 7 or 8% loss. Torturing 'yan sa mind. Okay? Pero pag nag-cut ka, may peace of mind ka ngayon. So next, so walang entry signal, although meron last week kasi nasa listahan din natin 'to nakaraan. So kung may hawak ka nito nung nakaraang linggo pa, excuse. I hope ay sinunod mo ang iyong sell signal at dapat na ibenta at na-dispose mo na ang shares mo sa stock. Okay, next is CETN. CETN, ito yung ayaw ko eh. Yung mga move na marami masyadong or mahaba masyado yung mga buntot. Ayaw na, ayaw ko yan. Sure nitong kandila na to ay nagbigay ito ng buy signal dito pa lang. Dahil ang haba niyan, sure ito. Kung yung pagkabali ng CCI na yan at kung ituwid natin yan, idiretso lang natin, mayroong buy signal yan. So, nagkaroon yan in between here, dito sa dalawang kandila na to. Dahil sa haba ng buntot niya or yung tail niya or wick niya sa taas at saka sa baba. So, whipso-whipso to. Pag buy mo, hindi mo nag-rally, kung hindi mo binabaan yung time frame sa pag-sell, may maaaring nawipso ka. Pero kung sinunod mo lang din yung iyong sell signal, hindi ka masyadong mapapa laki ng loss. Ideally, pag ganitong formation, dito mo ilagay yung cut point mo somewhere here. Dito sa pinaka immediate na malalim na kandila. Somewhere dyan. So, walang entry, no? This week, ito. So, ano to eh? Nakikita ako to. Nag-rally to ng napakataas. The following day, bumagsak naman ng napakalalim. So, ito yung medyo mahirap i-trade. Pero may history ba siyang ganyan? So, tinitingnan mo rin eh, yung history niya. Meron din siya talaga. Medyo wiki ba? Ano niya? Anyway, walang pinakita so far. Bali pa rin. Baba ng kanyang CCI sa ngayon. Nasa 16. So, moving on sa ating next candle, EEI. I mean, next stock.
ganun din, no? Walang pinakita. Ito, maliwanag to. Walang binigay to. Nabayad na tsaka cell signal. Maliwanag. Si IRC, ganun din to. Malinaw to. Wala. So, yun guys. So, yung ating strategy, pag malinaw yung ating pagka-screen nung last week, malinaw na hindi ito magbibigay sa'yo ng entry signal pag talagang pagsak yung ating merkado. So, yun. Yun lang guys. I hope walang naipit. Walang, kung ito ang gamit mong strategy, I hope nag-stick sa strategy na to. Sure, inalagaan ka ng strategy na to at hindi ka mapapasok sa mga stock na nagliparan dahil sure, hindi ito pasok doon sa strategy na ginagamit natin. Mayroong mga ibang strategy na maaaring pumasok yung mga ganong mga nagliliparang stock tapos bigla namang nalulusaw. I hope hindi ka pumasok na walang plano, walang strategy at naipit ka lang, no? So, ako naman dito sa ano na to. So, ako naman dito nag-stick lang ako sa strategy at since walang mga entry signal at last week din ay nabenta ko na yung aking position. So, since walang ibinigay na buy signal itong ating mga stock na na-screen nakaraang linggo, ay wala talaga akong position. And I don't bother myself to look at those stocks na nagliparan and then makikita mo na lang later on na nalusaw din. And I don't bother na tingnan mo ngayon at torturin ang sarili ko na manghihinayang at bakit hindi ko nasakyan ng mga yun. No way. I stick on my strategy kung ano yung gamit ko, which is kalma, which is sa tingin ko ito yung nababagay sa akin. But if I have the time na tumutok sa market dahil for example o nakabakasyon ako or wala akong trabaho, I might participate doon sa mga nagliliparan mga stocks, which is meron namang binigay sa atin na mga strategy para dyan, yung ating Traders Lounge, no, or Traders Den sa pamumuno ni Miss Ganda ko. Meron silang mga kaukulang mga strategy para sa mga ganong uri ng mga galaw ng stocks. Meron tayong fishbowl, yung mga nagliparan tas bumagsak, hinahanapin natin yung bounce. Meron tayong whoopies, yung bottom fishing strategy natin. Meron tayong mama, meron tayong tita. Marami. But the problem is, are these strategies suitable for you? Bilang trader. Bilang profile mo as a trader. Yung availability mo sa market bilang trader. Gusto mong sumabay doon sa mga nagliparan. Alam mo yung strategy. Paano yun i-execute? Paano gawin yun pag ganun uri ng mga move? Pero you being a person, you being a trader, ay wala kang time para gawin yun dahil nasa work ka. Paano mo ngayon sasabayan yung nagliparan? Okay, nakaka-entry ka. Kasi gigil na gigil kang umintry dahil lumipad eh. Ngayon, after mo mag-entry, yun ba'y natutukan mo? Yung availability mo ba sa market nandun para tutukan yung screen buong trading hours na yun? Eh, bigla kang inutusan. May trabaho ka pala, pumasok ka. Sabi mo, lumipad. Pasok ako. Itong strategy gagamitin ko, alam ko to. Ayun, pumasok ka ngayon. Eh, nasa trabaho ka, inutusan ka bigla. Napansin ka, tingin ka ng tingin sa cellphone mo, napagalitan ka. Sira ang iyong strategy.
in-off mo yung cellphone mo, nilagay sa bulsa, at sinunod yung utos ng boss mo. Nung matapos yung utos ng boss mo, nag-CR ka para silipin yung iyong posisyon. Nakita mo, lusaw na. Unsaklap, guys. Yon. Thank you so much for watching, and this has been Ray. And I will see you sa ating stock screening bukas.